This is the part 2 of my Nami Island trip. After namin sumakay sa ferry, which took 5 to 6 minutes, nakarating na kami sa Nami Island. Bago kami maglibot, we decided to find a coffee shop. Actually, pagpasok pa lang, meron na talaga, but we decided to find a better one. We checked the map, but we end up laughing to each other kasi hindi namin magets yung mga nakasulat. While walking, sa entrance pa lang, may information center na where you can ask, rent stroller, rest for a while, or even charge your phone kahit iwan mo lang doon, walang mangingi alam. At konting lakad lang, sinalubong na kami ng pagkaganda-gandang nature at yung mga nakikita nating aligned trees sa K-dramas, andito na nga ako. Totoo na to, sobrang worth it after kuma-offload ng 2 beses. Before we took a photos, I asked my friend. Ano pala yung first winter experience mo dito sa Korea? Alam mo, meron nga tayong quote. Ang sabi, first snow is like experiencing first love. Ah, hindi so, pala. So para talagang nakaka-in-love. Oh? Yung pag nakita mo lahat, sobrang puti. Tapos second winter mo? Second winter ko. Parang torture na siya. Ganyan lang kami ni Japet, puro tawanan lang kami all the Dahil way. Nga hindi tayo magpapahuli for Instagram feeds at talaga namang may pagkukusa yung friend kong picture at ako, eto na nga. Good thing talaga namang magaling siyang kumuha ng photos. Please follow us on Instagram, by the way. Trivia lang, alam nyo ba na yung mga puno na yan, talagang align na align sila, no? Ang ganda ng pagkakadesign. Those are man-made. Kasi when there was an invasion, talagang daw nasira yung mga puno nila dito sa Korea. That's why they decided to plant and ganyan, naka-align for tourist attraction na din. At dahil nga nasa Korea na tayo, syempre ginaya ko na rin yung mga posing nila. Ang simple lang, fighting, peace, and then heart-heart, ganon. Tapos ang cute na ng kinakalabasan, di ba? Hindi ko lang sure kung cute din sa akin. Pero parang hindi talaga. Yan, bawat sulok pwede kang pag-picture na pang-Instagram talaga. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Korea is that yung bonding nila with their family. Talagang mga so sweet nila, totoo yun. Makikita nyo dito kahit na mga matatanda na sila, talagang magka-holding hands pa, nagbabanding pa, ganun. Something that I wanted to experience in the future. At alam nyo din ba na isang Nami Island sa 14 children friendly park in the world ng UNICEF? Kaya naman, we saw a lot of kids here playing with their parents. We continue walking, hindi lang magandang puno at tanawin yung nakita namin. We were also welcomed by a lot of squirrel, peacock, and even rabbits playing around. Biniro ko pa nga yung friend ko na kapag nasa Philippines to, ubus to. Katuwa lang talaga na Korea is a safe country. May kita nyo pa lang sa mga animals na yan, eh talagang they can play without being worried na ma-harm sila. Anyway, malaki talaga yung Nami Island kasi this is an island na pa tiny half moon yung size niya and it will take you around 1 to 3 hours. Mapapagod ka, pwede ka naman sumakay dyan sa train na yan and yun, para malibot mo yung buong lugar. Sa pag-sightseeing, pwede ka rin dito sumali sa mga workshop. Pero since kami ng friend ko, matagal kami hindi nagkita, marami kaming chika for each other. At kapag napagod na nga sa paglalakad, meron sila ditong bike center where you can rent. Meron din silang sky bike. At saka yung iba pa, hindi ko lang alam talaga kung ano yung tawag doon. O, diba yung mga bike nila, talagang pang K-drama ang pek. At talaga naman, ang pupogi ng mga opa dito sa Korea. Kung nakakain lang sila, talagang busog na ako. Charis! Pero ito yung isang opa, o, taray, Piolo Pascual yan. Pero ito yung tunay. Said sa pagkakwentuhan, marami pa kaming napuntahan ng friend ko na hindi na namin na-capture ng camera. During that time, meron pang live band, hindi ko lang alam kung anong banda to. Nanood lang kami saglit pero hindi talaga namin kinaya kasi hindi namin naiintindihan kung ano yung kinakanta nila or sinasabi. And here's the rabbit. Mga nakikipaglaro din sila sa mga turista. O, diba? Kahit saan yan, marami sila dyan. Tapos eto pa, ano nga yun, squirrel din, oh. Ang cute-cute, diba? After ng mahabang paglalakad, naupo na kami ng friend ko, talagang marami kaming stories and sobra akong na-inspire sa mga story niya. By the way, he is a student here in Korea for almost 2.5 years na. So marami na siyang experience when it comes to Korean culture at marami na talaga siyang nagalaan. And here's the view. Tignan niyo na lang kung gaano kaganda yung isang side na to, diba? Ang konti lang ng tao, pero ang laki-laki ng space. After that 6 a.m. na at makikita nyo, talagang maliwanag pa dito sa Korea. Hanggang 8 a.m. yan, ganyan. At ayan nga, ang haba ng pila papunta din sa ferry. Marami akong nakitang mga foreigner dito, even Filipinos. At masasabi ko talaga na mas maganda kapag solo traveler ka or yung kayo-kayo lang ng mga friends mo para hawak mo yung oras. And dito na namin tatapusin to, marami akong natutunan sa gala kong to. Like, I have learned a lot from my friends as well, lalo na yung motivation niya to study here in Korea, syempre hindi madali.